Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko. Attorney Buko, safe po ba ang gumamit ng mga virtual meeting apps para sa online meeting? Yan, naku. Karaniwan kasi ginagamit ngayon yan, no? Mm-hmm. Na yung mga tao ay gumagamit ng Zoom, yes. MS Teams, Google Meets. Ayan. So, actually, hindi ho siya safe. Ah, on a privacy issue concern, no? Unang-una, ito ang mga problema sa virtual meetings. Naka-flash na ba yan? Ayan. Una, ang mga personal na data mo ay kinokolekta eh, at maaaring i-share. Mm-hmm. Halimbawa, pag gumamit ka ng MS Teams, Microsoft yon. Pag gumamit ka ng Zoom, si Zoom mismo, yung details mo, sinishare niya with other partners. So, kung hindi mo alam yon, eh magugulat ka na lang na maraming nag-o-offer sa'yo ng mga ads, mm-hmm. ng mga ganon, no? At alam mo ba na pwedeng i-record ang meeting? Yes. So, hindi mo namamalayan habang nag-zoom ka, nare-record ka pala. Salita ka ng salita laban doon sa isang tao. Tapos, di mo alam, naka-record ka pala. Oo, kilala ko ganyan. At akala mo, sikreto yung meeting, pero pwede palang mag-screenshot. Oo. Pwede ma-picturean yung meeting ninyo. So, kung hindi mo gustong makita ang ka-meeting siya, eh, dapat conscious ka sa ginagamit mong app. Mm. At pwede rin makapasok ang ibang tao basta alam nila yung... code. Yung code, yung password, yung username, oo, makakapakinig sila. Nakakaparticipate sila kahit hindi mo sila nakikita. Basta alam nila, they can monitor. No? Mm-hmm. At pwedeng makontrol, ito pinaka-nakakatakot. Alam niyo po ba na mayroong malware na nilalagay karamihan sa mga apps na ito kung saan yung camera mo nakokontrol nila? Mm-hmm. So kahit patay na yung gadget mo or hindi ka na nakagamit ng app nila, pwede nila makita kung ano nakikita ng camera mo. Ang scary naman nun. Oo. Parang spy naman na yun. Yes, no? Yes. So, kasi ginagamit yun for tracking. Mm-hmm. Di ba, pag, di ba, halimbawa, ang Zoom or ang Blackboard, ginagamit para matest, para sa klase. Mm-hmm. So, pag magpapatest ka, dapat nakabukas ang Zoom. So, kinokontrol ng Zoom yung camera para nakikita ng teacher kung nasaan yung, oo, ganun, nagagawa siya. So, para tignan kung meron kang kodigo doon o ano. Ayan. So, importante ho yan, ha? Na malaman nyo yung mga problema sa virtual meetings. Okay. Yan. Okay. Attorney Buko, ano ang pwede namin gawin para maging safe ang paggamit ng mga virtual meeting yan. Apps para sa online meeting namin? Okay. So, kanina sinabi natin yung mga problema sa online meetings, no? Or online virtual apps. Ang kailangan nyo gawin, basahin nyo yung mga privacy policy ng app. Pag sinasabi doon sa privacy policy na sineshare nila yung information nyo, di alam mo na hindi mo siya gagamitin. Gumamit ka ng iba. At i-adjust nyo yung privacy settings. Kasi karamihan, Pecha, iba gamit lang ng gamit ng Zoom, gamit ng WhatsApp, ng Viber. Hindi nila alam, may mga privacy setting. Yes. Merong mga privacy setting na ang default isi-save sa cellphone mo lahat ng multimedia. So, malaki yung storage doon sa cellphone mo. Mayroon din mga default na nare-record yung videos, no? Or data-track yung gumagamit. Nakikita ko sa inyo mga pinupuntahan mong searches. So, alisin nyo yung auto-saving. Halimbawa, yung mga chat, yung conversation nyo nag-auto-save. Bakit delikado yun? Kasi hindi lang naman sa cellphone mo nakasave, pati sa cloud nakasave yun. So, accessible yun sa third parties. Pati yung attention tracking. Yung attention tracking, yun po yung nagko-control ng camera ng gadget nyo. Attention tracking, wow. Oo. So, dapat puntahan nyo yung setting ng Zoom, yung ginagamit nyo, halimbawa, para mapatay, ma-off nyo yung attention tracking. Kasi kung hindi, nakokontrol po nila yung camera setting, yung camera ng gadget na gamit ninyo, na kahit hindi nyo na ginagamit yung Zoom, o yung WhatsApp, or Viber, or MS Teams, or Google Meets, nakokontrol pa rin yung camera. Mm-hmm. Tapos, adjust, or advise nyo yung host na, ayokong i-record to, ha, huwag nyo i-record to. At huwag kayong mag-alala, kasi pag nire-record, merong nakikita kayo sa upper left-hand corner, umiilaw na red. Mm-hmm. O kaya, every 2 minutes, nagsasabi yun na, this meeting is being recorded. At huwag nyong i-share yung meeting ID at password. No? Or para maging safe kayo, takpan na lang ninyo yung camera pag hindi nyo ginagamit. Yeah. So, yung laptop nyo, yung ginagamit yung gadget, iPad,
pag hindi nyo ginagamit yung camera, takpan nyo, kahit na papel lang na naka-tape na gano'n. Correct. Ha? Okay. Attorney Buko, ano po ang ibig sabihin ng telecommuting? Okay. Ang telecommuting ay yung work from home. Mm. Ito isang kasunduan sa pagitan ng empleyado at ng employer na dahil sa pandemic, bawal pumasok, pwede kang magtrabaho pa rin para sumweldo ka pa rin pero nasa bahay ka lang. Mm-hmm. So, ang tawag dyan ay telecommuting. At meron po tayong batas. No? May batas po tungkol sa telecommuting. Attorney Buko, safe po ba ang telecommuting o work from home? Nako, hindi ho safe ang work from home. Ito ho ang mga panganib sa work from home. Unang-una, maaaring mawala ang mga impormasyon o ang mga datos ninyo. At maaaring mawala ang gadget nyo. Lalo na kung yung gadget nyo nakakonekta sa local area network ng inyong employer. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag nakuha yung cellphone, nakuha laptop o yung iPad, makakakonect sila sa files ng buong opisina ninyo. So, delikado yun. O kaya, inappropriate access by strangers. Iniwanan mo yung laptop mo sa bahay, tapos may isang pakialam merong pumasok, no? Kung ano-ano ginawa doon, apektado rin yung opisina ninyo kasi nakakonect ka. Mm-hmm. Yun ang mga dangers. No? O kaya, nasa Starbucks ka, work from home eh. Hindi alam ng boss mo, nasa Starbucks ka pala, nakikigamit ka ng libreng Wi-Fi. Eh hindi mo alam, pag nakikigamit ho kasi kayo ng public Wi-Fi, nakaka-access din lahat ng gumagamit ng Wi-Fi na yon sa anumang meron ka. Wow, talaga ba? Oo, kasi accessible yon eh. You're using the same network. Hindi mo lang alam kung paano nila na-access yung unit mo, no? Especially kung maalam sa computer, kaya niyang pumasok. Especially kung high-tech yung mga gamit yung gadget. May Bluetooth function, mga ganyan. Meron pa tayong panganib naman sa bahay. Dahil nag-work from home kayo at nakakonect yung mga gadget nyo sa opisina, po pwedeng ma-print nyo yung mga sensitive material, mm-hmm. tapos maiwanan nyo lang sa opisina, sa bahay, makita ng iba. O kaya, yung mga gamit sa bahay, no, na-access, unprotected yung mga home devices. O kaya, hindi mga empleyado, pero sila yung nagmamonitor, gumagawa ng trabaho, kasi hindi naman nakikita ng boss eh. Parang, ikaw muna gumawa nito. Correct. Di ba? Basta naka-on lang yan. O kaya, dahil nga sa connected sa local area network, nakukuha yung mga files ng opisina nang walang paalam. So, ito ang mga panganib ng work from home. Ang dami palang risks, no? Pagka work from home. Mm-hmm. Yan. Okay. Attorney Buko, ano ang pwede namin gawin para maging safe ang work from home? Ayan. Marami po tayong pwedeng gawin. Unang-una, dapat company-issued ang mga gadget o device na ginagamit. Kung kayo gumamit ng personal ninyong gadget, i-connect nyo sa local area network. Mm-hmm. Delikado yun para sa employer, delikado rin yun para sa empleyado kasi pati yung private files nyo, mapapasok doon sa local area network. Yung mga, alam mo, Chay, meron kami mga experience ng mga lawyer namin nagre-report sa meeting. Mm-hmm. Tapos lumalabas na screensaver niya, yung mga picture niya. Wow. Lumalabas dun sa report. Kasi gamit niya yung sarili niyang gadget eh. Ay, naku, oo nga. Diba? Tapos ang gagamitin yung mga screensaver, yung puro mga malalaswa. Oo, malasing-lasing ka. Oo nga, totoo nga. Lalabas yun dun. Yung iba kasi ang ginagawa nila, pagka matagal nang naka-on yung screen ng laptop nila, lumalabas sa screensaver yung mga pictures na nakatago mong mga ano. Oo nga. Yeah. So, dapat huwag kang gagamit ng personal gadget mo kapag ka work from home ka. Dapat yung company issued. Mm-hmm. Ngayon, kung walang company issued, linisin mo muna yung ginagamit mong gadget. Huwag kang check mo yung mga settings, yung mga screensaver, yung mga ganyan. No? At mag-install ka ng antivirus, mm-hmm. anti-spyware, file encryption, email encryption. At again, adjust po ninyo ang default settings ng inyong mga devices. Karaniwan kasi pag bumili kayo ng cellphone, ng iPad, ng laptop, ang settings niyan, yung pinakamababa, mm-hmm. ang security setting. Correct. Ano ang dapat gawin ng employer kapag may empleyado na nag-positive sa COVID-19? Yan. Ako, alam mo, Marvin, i-post natin itong mga Q&A na ito. Maganda itong mga slides na ito. Unang-una, kailangan i-isolate. Mm-hmm. I-isolate. At alam nyo ba na ang employer, kapag ang kumpanya ay mayroong kapital na 15 milyong pataas, obligadong magkaroon ng sarili niyang isolation facility. Basta meron siyang isang kwarto sa bawat 200 empleyado. Mm-hmm. Kung wala kang isolation facility, kailangan i-refer. I-refer sa LGU, local government unit, o sa anumang lugar na mayroong isolation facility. Ito ay sang-ayon sa DTI, DOH,
Joint Memorandum Circular 2004A Series of 2020. Susunod na dapat gawin, next slide please. Contact tracing. Pag may nag-positive na empleyado, dapat ang employer ay i-refer sa DOH at ang DOH ang gagawa ng contact tracing. Mm-hmm. Pero yung employer, kailangan din sabihan yung mga empleyado na nakasalamuhan niya. Kaya tayo, di ba, automatic, meron tayong antigen testing agad, mm-hmm. inaalam sino ang nakasama niya, nakasalamuhan mm-hmm. niya, kasi dapat may contact tracing. Pangatlo, ano ang kailangan gawin? I-reduce ang contact. So, yung taong nag-positive, dapat ihiwalay. Yung mga nakasalamuhan niya, kahit hindi pa nagpa-positive, kahit wala pang symptoms, basta direct contact, kailangan mag-isolate na rin, mag-quarantine na rin. No? Next, please. Ngayon, kailangan ipagbawal din sa opisina yung mga mass gatherings. No? At kinakailangan nga, video conferencing na lang. At pag may nag-positive sa inyong opisina, ayan, no? Kinakailangan i-lockdown ng isang araw. Mm-hmm. O, ayan. Mm-hmm. Kaya dapat, yung office, sarado muna. Wala munang papasok para ma-disinfect. Mm-hmm. Sabi sa guidelines, at least 24 hours na i-disinfect o sarado yung opisina basta merong isang nag-positive. Mm-hmm. Dapat ba sagutin ng employer ang testing ng empleyado para sa COVID? Okay. Ang sagot, hindi po. Wala pong batas na nagtatakda na ang employer ang dapat magbayad ng COVID testing. Mm-hmm. Sagot naman po ng PhilHealth, no, makiklaim ninyo sa PhilHealth yung mga ginamit ninyo sa COVID testing kung ito ay may kinalaman sa inyong trabaho. Basta within 60 days, i-claim nyo sa PhilHealth. Hanggang 8,150 kayang i-reimburse ng PhilHealth. Mm, malaking bagay. Okay. Attorney Buko, dapat ba ipaalam ng employer sa ibang empleyado na ang pangalan ng empleyado na nag-positive sa COVID-19? Hindi po pwede. Ah? Hindi pwedeng ipaalam ang pangalan ng nag-positive. Unang-una, ayon sa National Privacy Commission, kapag nag-positive ang isang empleyado, yung employer ay pinagbabawalan mm-hmm. na i-disclose ang identity nung nag-positive. Ano ang dapat gawin? Next slide, please. So, ang pwede niya lang gawin, i-disclose yung empleyado nag-positive. Pwede niya sabihin na meron tayong patient number one mm-hmm. or itago natin sa pangalang XXX mm-hmm. yan, no, na nag-positive at siya ay nagtatrabaho sa opisina, kaya lahat ng nakasalamuhan niya, eto, ayon sa kanya, kasi siya tatanungin mo eh, mm-hmm. eto yung kanyang mga nakasalamuha, pwede mong ipaalam sa kanila na meron kayo nakasalamuha without identifying the name. Mm-hmm. So, i-anonymize mo. Bawal po kasing i-disclose ang pangalan. Yeah. Unless okay. yung pasyente mismo siguro ang magsasabi sa kanyang mga na COVID. Pwede. Oh, pwede. Pwedeng voluntary. Mm-hmm. Okay. Attorney Buko, pwede bang pilitin ang isang nag-positive na i-report ang resulta sa DOH? Yes. May batas po tayo. Republic Act 11332. Na pagka kayo po ay nag-positive, kailangan sabihin nyo, kailangan kayong magsabi ng totoo, mm-hmm. lalo na kung magpapabakuna ka. Di ba may tanong doon, nag-positive ka na ba? Mm-hmm. Hindi mo pwede sabihin no, kasi alam nila ang dapat na ibigay sa'yo. So, maaari kasing hindi para sa'yo yung vaccine na yon. So, kailangan po ninyong i-disclose na kayo ay nag-positive. Wag ho kayong mag-alala, hindi ho krimen na maging positive. Yes. Hindi mo dapat pandirihan, hindi dapat sisihin o paggalitan ang nag-positive. Kaya huwag niyong itago pag kayo ay nag-positive. So, for privacy reasons, pwede niyong itago sa iba, pero huwag sa gobyerno, huwag sa DOH. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag hihingi kayo ng bakuna. Kasi may parusa po yan. Next slide, please. Ano po ang pwedeng ikaso sa mga pasaway na ayaw sumunod sa COVID protocols? Lalo na yung nagsisinungaling sa mga contact tracing forms mm-hmm. or sa application for vaccines o yung mga pasaway, no? So ayun yung mga pinaparusahan, no? So yung pinagkakalat mo kung sino yung positive, mm-hmm. unauthorized disclosure 'yon, bawal 'yon. Pag pinepeki mo yung test results, pinapalabas mong ikaw ay negative pero positive ka naman or hindi ka nag-test pero gumawa ka ng peking resulta, no? Next please. Non-cooperation. Ito yung hindi ka sumusunod sa mga protocol na magsuot ng mask, mag-safe distancing, yung social distancing, bawal ang gathering, nagga-gather-gather kayo. Yan ang mga prohibited acts. Ito ang parusa.
Ayan. So, may kulong yan, ha? 1 month, not more than 6 months, or fine, 20,000 to 50,000 pesos, or both. Mm-hmm. So, bawal po ang pasaway, ha? Kailangan po tayong lahat magsama-sama, magtulungan. Kayang-kaya natin, basta tayo'y sama-sama. Yan. Lahat kayang-kaya, basta tayo'y sama-sama. Yan. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko.